Yow! Kamusta mga kami-sports? Welcome back sa ating YouTube channel. Ngayong araw na ito, ay pag-uusapan natin ang mga potential players na maaring matanggal sa Lakers. Sa pag-uumpisa nga ng regular season ay sobrang pangit nga ng naging panimula ng Lakers na kung saan nagkaroon nga sila dito ng 2 wins at 10 losses na mayroong 0.3% na chance na makapasok sa playoffs ngayong season. Subalit matapos ngang gumawa ng ilang trade ng kanilang front office ay nagbago nga ang lahat para Lakers na kung saan, nagawa nga nilang matalo ang Memphis Grizzlies sa first round ng playoffs at Golden State Warriors sa second round ng playoffs, upang makarating nga sila sa Western Conference Finals upang kaharipan nga ang number team sa West na Denver Nuggets. Marami nga ang nag-a-call na dikit ang seryeng ito subalit win-alis nga ng Denver Nuggets itong Los Angeles Lakers. Sa buong serye nga ng Lakers kontra Nuggets, ay na-expose nga dito ang kahinaan ng Los Angeles Lakers. Nakita nga dito na tila hindi maganda ang coaching staff in terms ng pagpapaikot ng players, at nakita nga din dito na sobrang nilalamon nga ng Denver ang Lakers pagdating sa loob ng paint. Kaya naman ngayon nga ay tatalakayin natin kung sino-sino nga ba ang mga players na maaring matanggal na sa kanilang kupunan ngayong off-season. Unahin na nga natin itong si Malik Beasley na kung saan, marami nga ang nag-a-call na malaki ang maitutulong nito sa Lakers, subalit pagdating nga ng playoffs ay sobrang nag-struggle ito sa kanyang outside shooting. Sumunod naman dyan ay si Mo Bamba na maari sana nilang magamit kontra Nuggets subalit ito nga ay palaging injured. Pangatlo naman ay si Shaquille Harrison na talagang hindi nabibigyan ng minuto sa Lakers dahil sobrang dami na nga nilang guards. Pang-apat naman ay si Troy Brown Jr. na sobra ding nag-struggle sa kanyang outside shooting kaya naman hindi na nga ito nakakuha pa ng minuto sa Lakers. At panghuli nga dyan ay si Wenyen Gabriel na kung saan, hindi na nga din nabibigyan ng playing time sa Lakers dahil nga sa kakulangan niya sa experience. Well mga kami-sports, ito nga ay hindi pa sigurado dahil ito nga ay potential pa lamang kaya naman maaring ang manatili pa rin ang mga ito sa Lakers next season. Ano ang masasabi mo dito? Mag-comment lang. So, ayon lamang ang ating mabilisang balita sa araw na ito, sana ay nag-enjoy ka. Huwag mo na ding kalimutang mag-subscribe bilang pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po!